Una with Oscar Oida. At ewan ko na lang kung hindi nyo makalimutan ang mga problema nyo ngayong gabi, Miss Alice Dixon. Hi! Title pa lang ng show, nakaka-surprise. Yes! Isang oras na kwelang kwentuhan at kaalaman. MG Marfori! Pogi, pogi! Mas gwapo ka, bro. Isa lang ang sagot namin dyan. Ano? Good vibes lang. Walang nega na walang bashing. Yan, pero may baon ka ba? May baon ka ba sa aming joke or kanta? Sabi niya ako nag-prepare. Surprise! Iritan natin. Isa pa yan. MYMPP. Please tell me why first. Now tell me. So, bagay sa itang hanggang ang puso mo'y napago. Say nari nari and kiss me. Kahit ang nung aking gawin, di mo pinapansin. Di minsan sa buhay ko nabati ako na kamukha mo. Thank you so much. You know, you look great until now. Okay, Oscar. Gabi-gabi sa kanyang FB page. Dream a little dream of me. You've got to love me for I am, for simply being me. Dahil kung ikaw ang yabap ko, for every friend that I know. Heto na siya, mga kausap. Uy, Jackson! I can feel it. Grabe, ang cute mo talaga, Alice. Yeah. Yeah, panoorin po natin itong Oona. Oona with yes. Oscar Oida. Okay, magandang gabi. Isang oras naman para sa Oona. No? Isang oras na kwentuhan, yan, biruan, kulitan, no? Anything, basta lang medyo makawala tayo sa mga anxiety sa kinakaharap natin na araw-araw. So gabi-gabi ginagawa natin ito. Pampag-good vibes lang, no? At humahatak tayo ng mga special guests, mga friends na pwede natin makasama para magkwentuhan lang, mga good vibes lang din ng mga pagkikwentuhan. At ngayong gabi, talagang special treat to para sa mga soccer fans, mga sports fans, at yung mga talagang mga nabibigani ng gusto sa ating special guest, no? Dahil talaga ng mga heartthrob to, no? Kung talagang smashing beauty, kung tawagin nga namin sa UPLB, Jackson, yan! Yes. Okay, so plug-in natin na back na rin ako. Okay, let's all welcome Miss Amanda Fernandez. Hello, Amanda. What an intro. Thank you so much for making it to OO na. Kamusta ba? I'm so happy to be here. Thanks for adjusting the time to 8:30 because I wanted time to eat before the show. So thank you. Kailangan mo talaga yon sa grabe ng workout mo dyan sa Sparta talaga. Kain, no? Oo. Pero yun, kumusta? Sabi mo galing kang Sparta, so back to normal operations na ba ang Sparta? No. Because we're in category 4, we have to hold operation. But we've decided that our calisthenics classes, which is bodyweight training lang naman, which has been very popular and it's gotten a lot of attention because of its simplicity but effectivity, we've decided to migrate that to online platforms. So tinatawag namin Sparta Live. And it's super exciting because it's the first time we're doing it. And we went through a lot of training. Pinaghandaan namin talaga yung Sparta Live. And actually, Oscar, if you're willing, we can give a couple free sessions or some sessions to your listeners today. Just so everyone can try it. Yeah, definitely. Sige, isip tayo ng question na pwede nilang sagutin. Yeah. Sagot nila, meron kayong special tweet from Amanda Fernandez. Grabe yan, ha? Biro yan. Oscar, so crazy. Free session from Amanda Fernandez online, no? So, ayan. So, bago yan, Amanda, pag-usapan muna natin. Amanda Fernandez, no? Well, nakilala namin, TV personality, game plan, no? Soccer player, tapos yan, hindi alam siguro na marami. Entrepreneur ka, di ba? Negosyante ka, no? Ang dami pang iba. Okay, paano ba nagsimula yung career mo sa television muna, Amanda? Actually, I got a message from my tita who has been part of the TV industry for a long time now. She used to be an anchor. I can tell you later in secret. But she sent me a message and she said that Game Plan was looking for a new host or looking for a couple new hosts to host the adventure show. It's a
revival of Checha Lazarus' game plan from before. And I said, you know, let's just give it a shot. I love traveling. I love sports. And I'm down to try new things. And so I submitted my, like, a video resume, and I got an interview with them, and they decided that I was fit to be one of the hosts. And not to mention, I have a cousin, Trisha Chongbian, who was part of the show years back, and she just vouched for it. Sabi niya sobrang saya, and she said it was some of the best times of her life. And I thought, you know, why not give it a shot? Anyway, at that time, I had just gotten back from college. I didn't really know what I wanted to do, and I thought, trying new things is better than just staying home and doing nothing. So I thought I might even get an idea of what I really want to do and pursue in life. And thankfully, I ended up where I am now. Ang galing, ah. Pero alam mo, Amanda, ever since, no, talagang napaka-fit mo, no? Pag tinignan kita sa TV or kahit saan, pag nakakalubong kita sa Sparta, no? Mamaya, kukwento natin yan. Yeah. Sparta. Okay. Archery. Napaka-fit mo, no? Ito ba, ever since to, even before game plan, or na-encourage ka maging fit because of game plan? I wanna say that I was on the skinnier side before game plan, and when I joined the show, I realized that I wasn't as fit as I thought I was. So football, playing football wasn't the only thing that I needed to do in order to be a well-balanced athlete. And ang daming pinagawa eh, parang, oh, ito, climb the wall, go do triathlon, go do kung ano-ano, climb this mountain. And so akala ko, being a football player, kaya ko na yun, I can do anything. But unfortunately, that wasn't the reality. And of course, I met Ton there, who was heavily influenced by calisthenics, and I got into that later on. And realized that when I started to do calisthenics, hindi na ako na injure sa football. So I had to do calisthenics, and I have to continue doing it if I want to continue playing football, which is my main passion. And if you knew me before, I was either always playing soccer under the sun, sweating, or sa therapy, PT, kasi na-injure, or back on the field, injured. But I was missing that very important component of strengthening the muscles to avoid injury. Kind of like a prehab sort of thing. Okay. Kaya naman ikaw talaga. Ako, nung, kaya ako nung parang nasabi ko to kay MJ once. Sabi ko, si Amanda parang may kamukha. Ayan, no? Nag-beach volleyball ka na may... Yeah, right. Seryoso niya ata yung pagiging super girl niya, no? Parang, eh, pwede mong palitan si super if it was offered, I'm down to take it. I would just have to dye my hair a little bit lighter and you know, put on a cape. Okay na ba? Pero talaga namang super na super. Talagang nga yung sa fitness mo, sa mga ginagawa mo, and hindi lang yan basta, of course, hobby yun, no? Pero bukod dyan, it's also a business, no? Talagang as a negosyante, and siguro hindi na nalalaman ng marami, no? For your fans, yung mga talagang who's really following you, I'm sure alam nila yon. Pero for some, siguro, na talagang nakikita ka, that pretty sporty Amanda, siguro hindi nila alam yung business behind, no? So can you tell us more about your being entrepreneur, Amanda? Well, I've always thought about football as a way to develop confidence, because it's given so much to me growing up. I had a bit of a challenging childhood, so I always turned to sports. And my brother, who's younger, and my older sister, we all used to play together. So it really helped us get away from some of the issues that we were dealing with back then. And I always felt that I always wanted to give back to the sport. But when I went to college in the US, pagbalik ko dito sa 2011, ina, I wanted to go back into playing heavy and very competitive football. And I started my own semi-professional team called CCAT FC. And I ran that for a few years like a business, trying to look for sponsors, pitching ideas, giving them like what they would get in return, how they would ROI. So I treated football as a business then palang, because I knew that I had to sustain that passion of mine. And field rental is actually very expensive. So
I had to look for people to support the dream, the vision. And eventually, I started to get to know other managers of football teams. And they said, pareho yung problema namin. Where are we going to train? Where are we going to train? Because the sport is booming, but the facilities weren't. So I thought, you know, gosh, there has to be a better way to go about this. Because your teammates or your squad will leave you if you're not really training, because everybody just wants to play football. Pero kung hindi kayo nagtitrain, iwan ka nila. And so I said, okay, how do I push this even further? And so I thought of coming up with a indoor, there we go, the indoor sports facility that I call Sparta. And I wanted to sustain my semi-professional football team by having a home turf, but also renting out that turf so that I can sustain my passion. So, Nick, pero dapat lang naman, no? Kasi parang para sa mga walang idea doon sa kung anong klase namang facility yung provide ni Amanda, eh talaga namang hindi papahuli, no? State of the art at talagang andyan yung level, no? Taas talaga. Yes, yes. More about this soccer field. Ayan, nakikita natin. Yan. So that was so hard to do, Oscar. I just have to tell you, I did not sleep for I don't know how long. And because the installation of the field required us to fold and dismantle the old turf, which was heavier than expected. Alam mo, itutupi mo lang siya or you'll just roll it up and take it out of the way. No, it's so super heavy and required so many hours, so much manpower. And thank God that yung partner ko dyan, Manila Rubber Corporation, was so nice. And they really helped and gave all the necessary support to get the pitch done in time. Because I had a deadline. Every day that we don't operate is income lost, and that's not good if you're trying to pay for rent palang, diba? And then you have your variable costs, etc. And there, that was such a fun moment for me because it was one of the first videos shot of me sitting down on the new turf, which is the same one being used by the Italian Serie A. And then, yeah, that was the old turf. You can see the damage there at the back. But I still made use of it. That's me trying to do core with Coach Huberto. And to me, it's so much fun. I mean, a lot of women, or maybe even just women and men in general, will be like, ang okay naman yan, anong klaseng ab workout yan. But for me, I find it to be a lot of fun because when I do sports, it really takes me away from my problems, and then it gives me an endorphin rush. So it's a win-win situation. The only thing that I find difficult is playing football without this strengthening exercises. So we finally decided to add bars, baras, dun sa mismong warm-up area ng football field. So you can do both now, strength and cardio. Eh, kung dyan pa lang nauo-iyan na sila mamaya. Ay, hindi na, no? Yung mga iba pang ginagawa sa Sparta. Pero bago yan, Amanda, body party muna tayo sa ating mga regular viewers, no? At sure. At sa atin lagi, no? Katulad na lamang netong si Rom J. Villones. Good evening po, sabi ni Romy J. Maraming salamat, Romy J, for watching. Si Maurice Albert Gonzaga, Kuya O. Yeah. Oh, yun! Coach ko yan, Mau Gonzaga. He's MJ's coach as well when she goes. Ay, naku, ang galing na coach yan. Tinorture din ako niyan in a good way. Tapos si Michael Angelo Body Chooser. Oh, sabi niya. Si June, ito, regular viewer natin. Si June Biritero. Hi, June. Ay, Kapuso. Sabi niya, hi, Oscar, at guest today. Si Marie Gabaw Anahao. Hello, good evening po sa mga kausap natin ngayon. Yes. Tapos, sabi ni June Biritero de Catoria, dibdibang kwentuhan about sports. Totoo, but hindi lang po sports. Ha, hindi lang tayo limited sa sports. Ito si Hi MJ. Yan. Tapos, ito, talaga number one fan ko to. MJ. Watching right now, sabi niya June Biritero de Catoria, hola June, manood na naman ng Idol in Action. Nag-promote pa. Ayan, pa-premiere niya yung show ni MJ bukas. Ayan, tapos si Ian Austria, good evening Sir Oscar, at napakaganda niyo pong guest, Miss Amanda Fernandez, na looking young at 20s po. Hehehe, yeah. Talaga naman, sabi ni MJ, ganda ni Amanda, teach us naman to do proper push game and
Simple Hope. Ayun. Ito ang dream. Ngayon ka lang nag-tune in. Ang swerte ng mga viewers natin ngayon dahil may bibigyan siya ng free. Online, no? Online, di ba? Workout yes. Session, no? So, para yung mga gusto magkaroon ng idea kung paano ba nag-work ito, paano maging ganyan ka-sexy tulad ni Amanda. Sorry. Magkakaroon kayo ng free workout session kung mapipili kayo ni Miss Amanda Fernandez. So, mamaya, magtatanong siya. Kaya makinig kayo maigi, no? Dahil yung mga discussion natin, dyan bubulutin yung mga questions. Ha? Yep. Tungkol kay Amanda, tungkol sa Sparta, baka tungkol sa love life niya, di ba? So, alam natin yan, no? Okay, sabi ni MJ ulit, Amanda, teach us naman simple. Simple ba yan o sample? Mamaya, okay. Si Jun Biltero, she is involved in workout. Oo, di lang basta. Talagang buhay niya yun, Jun. Ayan, sabi ni MJ, Amanda, teach us naman ha. Home workout na simple. Yun pa rin yun. Ah, oo, kasi ano, kami, Amanda, although gaya na nasabi ko kanina, no, sa mga nanonood po sa atin, kami ni MJ, suki po kami ni Amanda dyan sa Sparta. As much as we could, no? As much as we could. Eh, may mga tayo na napasaba kami dyan. Ayan. Eto, 19 kopong-kopong to, Amanda, no? Medyo matagal na to. Along with Erica. Yes. Ayan, no? And you, no? Yes, and yun. On. Ang fun, no? At medyo matagal na yan. Talaga biro. Mamaya makikita pa natin sa Morez, si MJ, oh. Bumitin na lang. Ah! Yan, Amanda. Mr. Hampton, yan. Diba? So, nakaka-miss din, no? So, talaga mamaya malalaman natin further, no? Ano ba itong mga ginagawa niya sa Sparta, no? Sa umpisa, masisindak kayo, no? Ako talaga, honestly, nasindak ako. Nasindak ako. Yung ano pa lang, eh, yun yan, yung wall picture pa lang ni Ton na nakasabit na, natakot na ako. Di ba? Pero talaga, pero yung adrenaline na dinudulot niya, no? Iba. Iba. Mm-hmm. Ang kasalanan ko lang, I mean, ako, honestly, pag tumigil yes. ka, doon yeah. yun. Slow down lahat, adrenaline mo, yung lakas ng katawan mo, tapos mm-hmm. pag mo, yun, mahihirapan ka ulit. Pero yun nga, eh, talagang dapat malupit ka talaga. pero, you can start from bottom, di ba, Amanda? Walang macho agad, walang sexy agad. No? You can, absolutely. Diba? Absolutely. And the greatest thing about calisthenics, it's body weight progression. So as long as you have a floor and you have your body with you, you can do the workout. It's so simple. And so with the Sparta Live, the Kalos Live class, which is about endurance, yeah, fat burning, conditioning, you don't need any equipment whatsoever. So it's a good way to just start. And you minimize a lot of excuses when you're able to just do it from home kasi wala nang traffic, wala nang, you know, all of these other things that used to get to us. Madal sa mga excuses. Pero, seriously, well, Coach Tom, ako nanonood kayo. Nung mga of course, yes. Na, naging busy ako with work, no? Nagkaroon ng Marawi siege, nagkaroon na po. Oh. So talaga medyo yon na ano ako, yeah. derail, kumbaga. Yeah. Mm-hmm. Pero, meron marami pa akong ibang trinay sa Sparta, no? Bukod sa calisthenics, no? Calisthenics yung ginagawa natin, no? Diba? Yes. Yes. Pwede mo bang, pwede mo bang ikwento sa amin? Ano bang difference ito? Pero wait, Amanda, bago yan, no? Ito muna. Ayan, sabi ni Coach Mao. Oh, boss mans. Yeah. Pero sit up lang kaya ko at Zumba. Ay nako, pag nanalo ka, June, mas marami ka pang marami. Yeah. So, ito lang, June. Si Maurice Albert Gonzaga, Coach Mao. Yan, oh, na-miss ni MJ si Coach Mao. Si June Betero de Catoria, wow, mahirap yun. Mahirap. Ito na lang, imagine mo. MJ June, no? Mahirap, pero pag umabot ka na doon sa point na kinakaya mo na, di ba? Anong grabe satisfaction? Ayan, si Mao ulit, Ate MJ Marfori, yan. Si June, talagang nakatutok si June, ha? MJ Marfori, yung mahirap, pero nagawa, I know. Yan,
O, Jun, puto ka na, ha? Ikaw ang manalo. Tapos, o, basa-basa pa tayo ng, ano, ng iba pang shout-out si Ron Duwag. Shout-out from Sydney. Yan, nanonood si Ron from Sydney. Si Jing Lobo. Hi, Miss Amanda. Ganda naman. Yes. Hello. Thank you. Regular viewer natin si Roden Bear. Good evening, Sir OO. Miss Amanda, I follow yes. your YouTube channel. Miss ko na kayo sa Sports Center. Ayan. Ayan. I know. Oo, eh, ganyan talaga nakakamiss ko. Pero i-follow niyo YouTube ni, ano, no, ni Amanda. Amanda, ano nga yung YouTube channel mo? Para, It's simple. It's just Amanda Fernandez. And thank you for following. I appreciate it. Yeah. O, sabi ni June Biritero de Catoria, ako ang laki ng tummy ko dati pero dahil sa Zumba, pumayat ako. Wow! Okay, pero dapat di ba? I-try mo rin ito, June. Yan. Sabi ni June, ako nasindak sa'yo, Oscar. Grabe ako sa workout nasindak. Jason Cooper, ay kakatune in lang ang kakatune, sorry. Kakatune ang ganda ng kapotap natin tonight. Thank you, Jason. John Chung! Ako, idol din natin to. Isa pang entrepreneur to, si John Chung, no? Dami rin mga negosyo nito. Idol, pa-shoutout naman. Hi, John! Hi din kay Lay Alves, ang kanyang buting may bahay. Ayan. Si Ian Austria, how did the lockdown affect Ted, Miss Amanda's workout tutorials po? Thanks po. Yan, kanina diniscuss niya, no? That's why, ayan, ginagawa nila ng paraan. Tapos, ginagawa nila ng paraan para magpatuloy, no? Kasi, yun nga ang sinasabi ko, Amanda. Pag naputol eh, yun yung medyo yes. may... Kaya nakikita ko yung mga students, no? Ang galing nga eh, talagang inspired sila kahit mga nasa bahay, they still do, no? Si, yes. Si, no? Si Chrissy, isang friend din namin, yes. student, Arta, kahit nung lockdown, tuloy-tuloy yung ginagawa niyang exercise. You don't wanna lose it! Yeah. Chrissy has gotten so strong, you know, she's so consistent, she has all the right elements to progress in body weight training. Oo, galing niya. Dapat ito very strong. Yes. Okay. Now, pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin. Ito na. June, nakikinig ka ba dyan? June, ito na. Okay, natay mo yung Zumba. Ito, tinan mo lang to. Meron dalawang parte ang Sparta. Calisthenics and... football field. Ano yung calisthenics and Ano yun? Ah! Kalos and Stenos? Ayun. Yun. Yun. Kalos and Tenos, yan. Stenos. Sorry, nagmarunong. Okay. Magagalitan, kapaluin na ako sa puwet ni Coach Ton tsaka ni Coach Mau. Okay. Yeah. Tingnan natin. Ano ba ang pinagkaiba niyan, Amanda? Kalos and Stenos. Okay, so kalos is our conditioning, endurance, and fat burning class. The movements are a lot faster, but in a solid hour, 1 hour, 60 minutes, okay, you are going to get to do a lot of different kinds of movement. Yung Stenos naman is really geared towards strength building. Kalos, well, calisthenics comes from the Greek words kasi kalos and stenos, meaning beauty and strength. So it's beautiful because when you do both classes, we feel that you achieve not only such great physical beauty, but also more mental stability and emotional stability. Considering how simple it is talaga, I mean, you can do all sorts of variations and progressions just from your own home. And I'm going to be releasing a video on YouTube on how to start your own home gym, let's say. Pero yung kalos live namin, like I mentioned kanina, you don't need any equipment whatsoever. That's why it's a great way to start. Okay. Yun yung ano, using your body weight, no? Pero ito nakikita, yes. Parang lumilipad na itong mga taong to. Parang... Yes, this is freestyle. Every year, Oscar, we have a competition called Hari ng Baras. And people fly in from all over the Philippines to showcase their abilities in both strength and explosive movements. So when you see these guys, they're jumping from one bar to the next, and it's such a sight to see because you don't see that in a normal class. So
if you think that Ton's photos are nakakasindak, when you see these videos, mas nakakasindak to because oh. How are you going to get to do that? Ang hirap nga, isang pull up pa lang. You can see from my Instagram, I just unlocked one or two chin ups. And for me, that's after 5 years of practicing calisthenics. But as you mentioned, the moment you stop, your gains start going down as well. So the key to anything. Sorry. I thought we were in a club. Yun. So, yan. June, nakita mo ba yon? Nakita mo kung ba't ano ako nasindak? Kaya, no? Pero, Amanda, parang, ano lang nga, parang naisip ko lang, parang dapat yata maingat hindi sa pagtanggap ng mga tuturuan. Yes. So we always reinforce safety and progression, especially when you're starting out. We also always ask the students, everyone in the class, no matter what age, do you have any health concerns? Do you have scoliosis? We even taught a girl who has polio, and she goes to the gym, and she works out and does the same things as everyone else in the class. And the main reason why she's able to do that is because we have progressions from beginner all the way through advanced level. So if you're starting out, we will encourage you. Sobrang tutok kami sa mga beginner. And even when it's Sparta Live, meaning from online platform, nakikita talaga ng coach kung hirap ka na. So when we see that you're already struggling with a movement, we encourage you to do the easier progression. So it's very safe. So yun talaga, very scientific yung approach, no? Dahil merong gumagabay sa'yo na coach, merong yes. Katulog na nanunod sa'yo, kung what you're doing is correct, no? Naliligaw yes. Ka ba? Delikado rin pag naliligaw ka, no? Siguro that's why ito yung mga bagay na dapat talaga ginagawa ng may coach, no? Nakatutok talaga. That's why yes. Ante talaga si Coach Ton, si Coach Mark. talagang, no? Yeah. Diba? Kasi ako naalala ko niyan dati, parang nagmagaling-magaling yata ako. Naino ka ba sa first class mo, Oscar? Oo, mali-mali yata kasi yung ginawa ko. Ayan, pero itong mga to, mga expert na to, no? Huwag niyong gagawin to sa bahay, no? Kailangan umattend muna kayo ng Sparta session. Kailangan malaman niyo muna, no? Ama na sinasabi ko kanina, bukod sa safety ng mga tinuturuan nyo, baka dapat medyo mag-ingat din kayo sa pagtanggap ng mga tuturuan. Kasi kita mo yan? O parang yeah. Gamit ng mga akyat bayan. Sorry ah. Hello, imagine mo, yung umaakyat ng bahay nyo, kahit siguro mention kayo kung ganyan kagaling. Oh my gosh. Well... Put it this way, if any of our students ends up on your news na nag-akyat bahay at nag-muscle up siya up a balcony, hindi na namin tatanggapin sa Sparta. I can promise you that. At may records tayo dahil may mga video. Diba? Ayan. Diba? Pero galing talaga. No? Talagang kailangan ng matinding practice ito. No? Concentration. Discipline. Discipline, tuloy-tuloy na pagsunod sa coach, no? Talagang, kasi you have to remember, yung mga coach nyo yung talaga nakakaalam kung anong dapat gawin. So, huwag marunong, no? Huwag magmarunong. Parang, imagine mo nagagawa ko na ngayon yan, no? Then you would be sponsored by Sparta, Oscar, yeah. I promise you. Hindi, pero ito naman, hindi naman akit-bahay lang ang pwedeng karir niyan. Ang daming pwedeng karir niyan. Diba? Like, kunwari, pwedeng sa showbiz, di ba? Kung ikaw ganun ka agaling. 100% yung yes. Routine ng mga Bordeliera sa Pilipinas Got Talent, they got the golden ticket. And that's how calisthenics got back into the scene. Because otherwise, it's also known as street workout. And who really pays attention to street workout? At least here in the Philippines. Yeah. But when you start going to Russia and, you know, Czech and all of those other places, it's their number one. So every year, there's a thing that they do. It's called World Pull-Up Day. And everywhere around the world, people rack in how many pull-ups they can do. And then, tinototal yan. And then it's kind of like one country against the next. But it's not really so much a competition, but more of how strong your demographic is getting in your hometown or where you're living in your specific country. So it's cool.
Yes. Para na magkaroon ng idea yung mga viewers natin, no? Tignan niyo, baka ito yung tanong, no? Para magkaroon kayo ng idea, itong Sparta, no? Itong Sparta, isang place ito sa Mandaluyong, Pioneer Street Mandaluyong, na parang all in one. Nandiyan lahat, no? Nandiyan lahat ng mga gusto mong gawin para lumakas ka. Ayan, yung calisthenics, no? Yung Sparta nandiyan, 'di ba? May boxing diyan, nag-boxing din kami ni MJ diyan, 'di ba? Meron ding meron ding karate, if I'm not mistaken, tama ba? Nagkaroon ng karate diyan. Now, diba? There is jujutsu. It's called senshi martial arts. Then there's, of course, Gandiva, where we go and do archery. Yes. And then, yes, we have, well, Maximus, unfortunately, due to COVID and, of course, a lot of businesses, especially sports, we're all struggling, you know, and it's very, very hard right now to maintain your business. Yes. Ay, para lang magkaroon ng idea itong mga tao ko. Ito pag nandyan ako sa Sparta, hinahata ko si Amanda. Kasi gusto kong mag-try ng Sparta na feeling ko mas magaling ako. Kasi ito naka-umpisa na ako. So, sabi ko, baka mas magaling ako pa kayo sa archery. So, ito nag-resulta. Panorin niyo. Oh my gosh. Diba? Pagod pa si Amanda niyan. Pagod pa siya niyan dahil galing siya sa Sparta workout. Dalmuoba lang siya para kamustahin ako, no? Tingnan niya kung punakabul sa iba ako. Pero tingnan niyo naman. Let's check it, guys. Walang practice yan, ha? It seems like I need to... Grabe. Oh. Not so bad. Dude, look how pro you are. Pero syempre, hindi ako napahiya na ako sa sa calisthenics ito yung pawi ko. Dude, I'm gonna see that. Chamba yun, chamba. Pero yun nga, no? So, ang found your calling. Yes, ang fun talaga dyan, parang all in one. You can go there, you can enjoy so much sports, activities, no? At treatment, nagkaroon din ng treatment, di ba? May mga physical therapy din dyan. Dahil nung nagkaroon ng problema sa tuhod, dyan ako binigyan ng certificate ng doctor ko eh. Dahil alala ko, Medicard. Oh, good. Medicard. Yes. You can use Medicard dyan sa yep, they now accept a lot of HMOs. Initially, I think it was a bit of a struggle, but most businesses that start out have to go through that phase anyway. They have to climb that curve. Pero I love them. They're called Cardio Olympia, and I have to plug them in because every single time I've had pain or injury or emergency, they have treated me. Ala. Okay, naghang lang siguro si Miss Amanda Fernandez. Amanda, if you're still there. Okay, hintayin natin si Amanda, no? Baka naghang lang. Okay? Hintayin natin si Amanda. Baka naghang lang siya. Hintayin natin na bumalik siya. Pero yung pinag-uusapan nga natin dyan, yung mga iba't ibang mga activities, sports na pwede mo ma-enjoy dyan sa Sparta, no? At isa nga dyan yung pinakita natin, yung Gandiva Archery, may boxing, may physical therapy, no? Cardio Olympia, tinitreat nila yung mga injuries mo. Ang laking bagay yun. At ito, bati-bati muna tayo habang inatayin natin si Amanda. Sabi ni June Biritero de Catoria, grabe nga, Oscar, sabi niya, no? Okay, inatay lang natin. Ayan, welcome back, Amanda! Oh my gosh. Is it my internet? Yeah, hindi naman talaga yun. I'm just glad you're back. Yeah. So bata, baka ito baka siguro inano to ni June eh. May kinalaman to si June. Ay, tumala kaya nawala ka. Kasi hindi ko nababasa yung message niya. Iton Berhel de Diyos. Sabi niya, Oscar Oida, bike tayo. Nagbabike na yan si Mans. Wow! O hindi na tayo mag-arch. Actually, si Ton, matagal ko nang niyayang magbike yan. Kaya lang busy siya. And okay din. Kasi feeling ko iiwanan niya ako. No. Okay, speaking of Ton, okay, pag-usapan na natin. Bago yan, medyo bitinin natin yung mga followers mo for a while. Sabi ni MJ Marfori, yan ba, magalit na ba, hindi ko binasa. Jason Chaser, baka may tula ka. Ay, oo, yung isa naming viewer,
gumagawa ng on the spot tula yan. So, meron ka tula. Sabi ni Sunny Maria Izola Morente, ay idol. Thank you, Sunny. Sabi ni Jason Chaser, MG Murphy, sorry, last time nag-shutdown phone ko, kaya di ko na-post. Oh, eh ngayon nga, baka meron kang tula. Victoria Tamayo Caparoso, hello, Sir Oscar, sabi niya. Tapos, sabi ni Sunny Maria Izola Morente, bantay sarado si Idol MJ. Ay, magkaibigan niya si Amanda at si MJ. Yes, of course. Nakita niya yung nagbabantay kay Amanda. Mamaya, hintay lang kayo. Ito si Leroy Alves. Hi! Leroy, hello. Hi to Miss Amanda from LA Sauce Sneaker Laundry. Ay, oo. They're so good. Yeah. Sobra. Yung mga luma ko sneakers, ang galing, Leroy. Sobra. Dude, they're so good. Yeah. Yes. Thank you. Pero magkaka LA Sauce ba sa ano? Sa Sparta? Oh, they haven't asked yet. Dapat, no? Kasi ang daming nadudumi ng rubber shoes mo. Diba? Para man nag-workout ka, nililinisan na yung rubber shoes mo. Oh, yes. Nito lang eh. Send it down. Hindi. Pero in fairness, ha, malinis yung facility. Sobrang linis. Pero syempre, thank you. Para ma-maintain yung cleanliness, no? Na kaya naman kay Amanda, pupunta ka dun, putik-putik. Eh, grabe yung linis, diba? Ipalinis ko muna sa LA Sauce. Diba? Ayan. O ito, sabi ni Joseph Sanglay, pogi at maganda ang napapanood ko. Ganda ng webest snacks ng gabi. Hi to Ma'am MJ. Hi, thank you, Joseph. Si Joseph biker din yan. Yun, si Joseph. Si Jun Biretero Bicatoria, grabe nga, Oscar. O, kita mo. Diba? Sabi ko, grabe talaga. Pero kaya mo yan, Jun. Kinaya ko nga for a while eh. Ayan, Miss Amanda, sabi ni Jun Biretero, madali ba raw ang archery, Miss Amanda? I think when you get the hang of it, yes. It's Oscar, you tell them, it's very addicting. It's sobra. Sobra. Pinagagalitan ako ni MJ has nothing to against, no? Yung sa aking pag-archery, pero yung time na yun, nagdadalang tao siya. So, after work, hindi kasi alam mo, hindi. Ito may sinasabi ko naman to kay MJ even before pa. Yung after work, 'di ba? Stressful ang trabaho. I mean, yes. Wala akong trabahong hindi stressful. Kung meron lang ang swerte niyo, no? Pero very stressful talaga at work. At pag uwi mo, bago ka pumasok sa bahay, kailangan mo medyo ilabas muna yung tension, yung stress, no? Pero pag yan, nag-archery ka na, ka na, no? Nagbaboxing ka na, nailalabas mo yun, naipapawis mo. Ang laking, laki talaga. Pwera bola, hindi ko binabola si Amanda, no? Kaya nga, ano, ang laking pulong nun sa, dito sa Mandaluyong yung Sparta Center. Thank you. At ngayon, di na lang siya pang sports, may pangkainan na rin, di ba? Amanda, yeah. Ako, nakabukas na yung mga ilaw ng mga restaurants. Yeah. Yeah. Congratulations. Thank you. Paano nga pala yun, no? I understand sa Sparta, mag-online muna kayo, no? Pero sa Archery, they open already, di ba? Tapos, ano pa yung mga open? Maybe by appointment. Appointment. Cardia is already open, yeah. By appointment. And all the other businesses that were allowed by the DTI. Oo. Ang dami na, almost all of them are open. It's just, us in the football field, syempre, kasi contact sports. Although, I do want to appeal na baka pwedeng mag private jogging or if you, like, let's say in this household, if there are four of you, baka you want to all go there and just do fitness in a closed free kicks, space. No? Parang shooting sa basketball, free kicks, no? May free kick session kayo. You can do free, yeah, you can do free kicks, you can do passing, and because it's indoors, Oscar, meron kaming walls. So, actually, how I learned how to play football was just with a wall. You just kick the ball against the wall, and then, of course, it will bounce back, and then from there, you get to learn a lot about ball handling, ball control. Ang dami ng elements, wall pa lang yun. So, to have that entire facility surrounded by walls, I think na, yun, you don't actually need, not that you don't need friends and people to play with, but you can survive on your own. And hindi siya standard size, hindi siya pang 11 versus 11 eh. 7 versus 7 lang siya. So it's much smaller, more manageable. Tsaka for pickup games, parang kung ambagan, it's easier. Kasi you can get 3 teams of 8 people and then the fee or our rental fee divided by 24, it becomes a lot more manageable. Okay, ayun. So, yan. No? Eh, pero may message dito from John Chung.
Sabi ni John, sige, partner kami ng LA So sa Sparta. Wow! Mag-ano raw sila, mag-apply sila sa Amanda for a partnership ng LA Sauce sa yeah. Sparta. Wow! Yeah. Sige, para may maglilinis na ng sapatos ko dito sa Pioneer. Okay. I do want to, wait, I want to talk about this person who said you're a piece of shit and a bullshit and a bad bitch. I just want to let you know that you are loved, and please, whatever you're going through at this point in time, just have faith in God. I don't ever recalling crossing paths with you, but I will pray for you this evening. Thank you for your message and for reaching out. Okay. Hindi ko nabasa yun, ha? Saan babanda yun? Saan mo nabasa yun? Hindi ko nabasa dito sa... Hindi ko friend. Pero ako, nakita ko siya. And for me, when people send messages like that, you know, if you're calling out for help, then this is a good platform to share. And I'm sorry that I seem to have offended you, but you know, I love you and take care, my friend. Okay, I will pray for you. I love you ka pa, napagdasal ka pa, grabe. Pero hindi ko talaga nakita, pero buti na hindi ko siya nakita. Kasi ang rule dito, Amanda, good vibes lang to eh. Kasi in the first place, kaya nga naman ginawa ito, is pampa-good vibes. I mean, to try to eliminate stress, no? Eh kung magpo-post kayo ng mga ganyan, hindi po yan welcome dito, no? So hindi po yan welcome. Kung sino ka man, hindi kita kilala dahil mukhang dinayo mo lang talaga ito. Okay, so please, we don't have time for you, no? So, okay, hindi po namin kailangan ng mga ganyang comments, pero good for you, no? Pagdadasal ka pa ni Amanda. I love you pa. Okay, yan. Okay, move on tayo. Ito, Brad ko from LB, UPLB, si Melvin Firme. Miss Amanda, is it true that your shoe size has been the same since grade school? What's your preferred casual sneaker brand, by the way? Totoo? Preferred, ano mo raw, sneaker? Totoo yan? No, my shoe size has been the same, oh my gosh, I think since grade 7, I'm not gonna lie. When it reached 6.5, it never grew anymore, and neither did my height. But anyway, wow. Preferred, yeah. Tipid, no? Tipid yun. As if kailangan mo magtipid. Hindi mo naman kailangan magtipid. Pero di ba, imagine mo yung shoe size mo since nung bata ka, yun na, di ba? Wow. Good for you. Because football shoes can get expensive, especially when you're playing often. In high school, I was playing for 3 different teams, no? An NCR team, I was playing for my high school team, and I was playing for a club team. So, of course, your shoes get less pag. And of course, when I was younger, wala pang indoor-indoor. Kaya when it was rainy season, you have to deal with hard leather. Kasi back then, di ba, pag nabasa yung leather, tapos maputik pa and whatnot, it tends to get really hard and gross, mabigat. So, yes. Yeah. So, what is my preferred? Sorry. No. Ano ang preferred ano mo? Shoes. Sabi ni Melvin. Casual sneaker. Man, casual sneaker brand, by the way, sabi niya. Magre-regalo ka ba, Melvin? Yeah. So, it's 6.5. Ayan, ha? Dapat dumating yan, Melvin. No, I'm super simple. I'm still using my 3-year-old Mizuno shoe. And the reason I like that is because my right foot overpronates, so it's a bit tricky. Hindi siya yung parang neutral na pagtapak mo. My feet actually pronate a little bit. So when I don't wear the right footwear, I get tendonitis almost immediately. And yeah, so anything that has more support for overpronation is a good shoe for me. Okay. O sabi ni Jason Chaser, jokes po. Pero ano daw ang joke? Sorry. Raymond Colona, good PM po. Yan. Hi! Yan. Oh my gosh. Yan. Raymond. Yeah, si Raymond. Sean and I hosted Raymond's wedding. Oh. Raymond and Bianca. Thank you so much for watching. Yeah. Thank you so much, no? Sobrang sa lahat. Roden Ver, hi Miss Amanda, I bought my laptop because you endorsed the brand. Yes. I bought but the budget friendly model though. Yeah. That's okay. Oh my gosh. Oh no, yun pa pala commercial model. Nakalimutan ko. Commercial model din si Amanda Fernandez. Yeah. Yung kanyang isang fast food chain commercial, grabe. 'Di ba? One true pair. Oo.
It was a digital ad. Yeah, definitely very long. Sabi ni Ian, Austria, oh, there's no time Thank for... you. We love Miss Amanda Fernandez. God bless Thank po. Thank you. God bless you too. Ano naman si Amanda, nag-uumapaw sa class, no? Kita mo kung paano niya nireplyan yun. No? Paano niya nireplyan yung ganong klaseng tao. I wonder kung anong klaseng tao yun. Okay. Si Nelson Se. Oh my gosh, Nelson. Playing football with you. Yeah. Nelson's really good. Okay? Sobrang lakas niya sumipa and then the accuracy of his shot, parang bumabanat yan from half field pa lang. Kaya iwas na lang eh. Parang, ah! Parang ikaw. Ikaw nakatakot ka kaya sumipa. Pag nakita niya si Amanda, sumipa na nakatakot. Sobra talagang. Alam mo na, bata pa lang nagtitraining na, di ba? Yeah. Oh, sabi ni June. Ay, di Mark Jordan, love you Amanda Fernandez. Yan. Tapos sabi ni June Bilitero, Dicatoria, wow, I like the way your action to that basher. See, the way you reacted to that basher. You're so kind-hearted, Miss Amanda. Yes. Totoo. And actually, dumagdag yung paghanga ko si Amanda. Seryoso. Because of that. I don't think it's fair to judge at this point. So many people are going through so many things. And, if kung gusto nilang ilabas yung sama ng loob sa akin, go ahead. But at the end of the day, I think everyone really just needs prayers and support because you never know. What if he got a family relative that got affected by COVID and then he just wanted to bash? That's fine. Tama. It's okay. Yeah. Oh, ito ang commenter from YouTube. Hi, Amanda. We miss playing at Sparta. Oh, yeah. The guest also. Good to know that food stalls, restos are open. Ha? At Sparta got more options here in Mandaluyong. Michelle and Melvin. Yeah. Dude, they're so nice. Michelle, you have to open your lemonade stand already, all right? Yeah. She's very entrepreneurial as well. Itong tanong, kumusta ang love life ni Amanda? Yan na. Great. Lagot ka ito. Ito sinasabi ko. Inahang ko muna ito si Amanda. Great, sabi niya, great. Okay, I think it's more than that. No, for sure. It's super, kasi kung si Amanda eh Supergirl, di ba? Kung ito si Amanda, Supergirl. Kinukuyo ko ba? Obvious malagukuyo ko ng video. Yeah. Do it! Kung si Amanda Supergirl, eto Superman. Yan! Hell, the Diyos. Hot yan. Yes, yan. Yan lang naman yung love life ni Miss Amanda Fernandez. Di mo naman match na match, oh. Oh, kailangan maganda at sexy si Amanda, kailangan macho, guwapo rin si Of course. Si love life. Kung Supergirl si Amanda, Superman din si Ton, no? So can you tell us more about Ton? Totoo ba nagkakilala? That pretty much sums up our relationship because I really cling on to him like that tight. Ayan, hindi na nakakahinga. Joke. No. Parang hugot ko na. No, Ton and I started off as friends, obviously, at Game Plan, and we are engaged. We're trying to plan our wedding, and it might be the simplest thing ever, but extremely meaningful and intimate, because I think at the end of the day, Ton has really taught me to simplify my life. Ton has taught me so many things about myself, and he is the one guy, all right, that I've been with that doesn't mind supporting me through ups and downs, especially, in the position that I'm in. I'm trying to create more content, being an anchor on SportsCenter Philippines, being a commercial model. Ton is super supportive, and it's not the fake kind of supportive. He genuinely cares about my happiness, and anything that makes me happy, go siya doon. And it's so hard to find guys like that. And he actually founded the Calisthenics Academy in Sparta, which I am very dependent on also for my health, but it's something that Ton and I love doing together. And he is super smart, all right? And that's, I think, we got along, first of all, because of our taste in music. He is a vocalist for the band Handsome, it's him and his brothers. And I also enjoy the same kind of music he does, and of course working out, and of course football. So dun kami parang, hey, it's nice. That's how it started off. And obviously
being together for over 5 years now, we've learned so much about each other. And of course, I can't imagine my life without Don. Galing. Congratulations, Amanda, Ton. Congratulations to you guys. Ay, yung mga hindi, I'm sure alam naman ng mga followers niyo, no, pero ang ganda ng boses ni Ton. He's a great musician, hindi lang siya athlete, no? Hindi lang siya strong man, hindi lang siya Mr. Handsome, no? Ang ganda pa ng boses. Tsaka, yun nga eh, sabi ko nga, dapat pala na isama natin si Ton tonight, no? Para may kantahan, no? But next time, you should totally guest him. You know what? All of your guests can sing. I'm the only one who cannot sing. Not that you have the intro mo. Seryoso, hindi ka ba kumakanta? Try natin yun. No. Baka, ano, I might lose followers pa. But they might say, ito si Amanda, trying hard lang naman to eh. No, I don't sing. Sino? Sabi ni MJ, ni-impersonate mo daw ako. Sabi ni Ton. Si Ton. Sorry yung tuloy. Sobrang ano eh, sobrang nakatuto ko sa kwentuhan natin. Hindi ko na nababasa itong mga comments. Baka magalit sa atin itong mga viewers. No? Sabi ni ano, sabi ni Ian Osher, there's no time for bashing. Okay, nabasa ko na yan. Si Nelson said na rin yan. Ito, dami pa. Si Love You, Amanda Fernandez from Mark Jordan. Yan. Thanks, Mark. Sabi ni, yan, sabi ni Ton, Hoy Oscar, istinok mo ko sabay, sabi ko na eh, may nang sasak sa akin, ito pala yun. Nakita mo ba? Nakita mo ako pinag-sak sa mga pictures mo. Oh my gosh. Sorry coach. Alam mo ito, si, pagkakwento ko lang, si Coach Ton, no? Nagtuturo yan. Kasi da, June, ito si Coach, laking mama, macho, tapos baba ng boses, no? Ganda ng boses eh. Nakakasindak, no? Pero pag outside, ang tawag sa akin yan, Kuya Oscar. pero pag classes, talagang business, he means business, talagang coach siya, no? Kahit na mas matanda niya ng half a year. Ayan, nakikinig ako sa kanya, okay? Sabi ni MJ Marfori, June Biliter, Dicatoria, oo, may bago ka na pwede add. Yan, oo. Pero, yan, o si Tony, add mo si Tony, yes. At tapos sabi ni June, ang pogi nung guy, parang si Oscar. Wow! Oh, June, thank you, mahal mo talaga ako. At sabi ni MJ, kailan daw birthday mo? O ito, sabi ni Blake San Gabriel, nakaka-amaze naman ang relationship ni Amanda. Parang M-O lang. Tinadana sa isa't isa. Thank you so much, Blake. Actually, totoo yan. Parang pag nakakita ka ng mga tao na sobrang meaningful lang relationship, parang nakakagaan ng pakiramdam. No? Parang dalawa lang yan eh. It's either maingit ka or ma-inspire ka. No? And I'm glad, no? Nandun ako sa other side nung nai-inspire ako pag yung mga tao ng mamahal. Yeah. Uy, sinunod ako to si James Paul Gaddy. Ito, classmate ko to nung Claret at ano, maneuvers to, dancer, no? Idol Oscar, sabi ni James Paul. Ito, magaling sumayaw si James, Amanda. Feeling ko kaya niya yung mga ano. Bagay sa'yo to, James. Try mo tong Sparta. Wow. Oh. Si June Britter, Dicatoria. Hi, Amanda. If you don't mind, what is the name of the guy? Sinabi na namin. Co-host kayo sa game plan. At a TV personality rin si Ton Vergel de Dios. Yan. Yan, sabi ni Ian Austria, Miss Amanda, find her true love. She deserves all the love in the world for being genuine, kind, thank you. Person po. Ayan na si Bibi ko, umiiyak. Potensya na. May ilang naman ang pagkakot. Ano niya yung challenging part ng buhay niya sa araw-araw. Yung pag-inom niya ng antibiyot. Erin, kaya mo yan. Okay. Amanda sings Michelle Branch, Mr. Boomside and Mayonnaise songs very, very well. Wow! Example na. Bas-bas naman ito niyo. Ala, I'm out. Kawawa naman siya. No. Ayan, no daw. Okay. Go. Pasensya niya. Okay na? Wow! Guys, sa mga hindi nakakaalam mo,
sobrang hirap kasi niyan. Si Erin, she's under medication. Umiinom siya ng antibiotic every 8 hours. No? And yun nga yung naging problema namin. Kaya namin siya dinala sa hospital dahil kailangan siyang i-IV kasi yung mga first few days ng kanyang ng acute gastroenteritis, sinusukan niya yung antibiotic. No? So parang walang epekto. So kailangan siya dali sa para i-IV. Pero now, nakakainom na siya. Pero yun, talagang umiiyak. Ang kasensyahan nyo na, nag-concert yung baby ko. Yan. Okay. O yun, no? So, hindi mo ba talaga kapansinin yung message ni Ton? Asan na yun? Ba't di ko makakita dito? Sabi ni Ton daw, sabi ni MJ, ini-impersonate mo daw ako? Totoo ba yun? Hindi na, kayo mo? Si Ton? Sabi daw ni Ton kay MJ, ini-impersonate mo daw ako. Yung pagbabalita ko. Ako? No. It's si Ton. He was impersonating you from Sparta to Dasma. Grabe! Hits na tayo po na. Stinok kita, pero in-impersonate mo ko. So, hits na tayo. Grabe. Ayan. Okay, so, Amanda, okay. Now is the time to ask your questions. Okay? Eto guys, no, para mas malinaw, no, pag kayong nanalo, pag-type nyo, dito na tayo sa official FB page ng Oscar Oid na magta-type, no. Pag napili kayo ni Amanda, na yung nauna kayong sumagot at tama yung sagot mo, okay, yung prize, kailangan kontakin nyo si Amanda, kailangan nyo i-follow yung kanyang official FB page, no? Follow nyo siya, tapos, i-inform mo siya na ikaw yung nanalo. Okay? Para makuha mo yung special treat na free session, no? Mahal yan. Thank you, no? Pag na-try mo yan, yung free session na Sparta. Okay, so ready ka na ba, Amanda? Mayroon ka bang questions? Two questions for our viewers, no? So ready nyo na yung mga keyboards nyo, ha? Oh. Anong bate? Yung sagot. Okay, question number one. Oh my gosh. Ano na one? Question. Come on, help me out here. When did I launch Sparta? Oh, yan ha? Oh, when? Ni launch ni Amanda. When? Exact date. Stick to si Amanda. Oh. Hintay tayo. Mahirap ba yun? Bama? Tignan natin. Tignan natin. Pag may nakasagot. Meron ba? Okay, sa mga nanonood sa atin, meron? Wala sumasagot ka. Okay, isa pa. Baka nahirapan sila doon. Isa pa. Ako, pwede ba? Ala, ako nawala si Miss Amanda. Ayan. Okay. Yan, welcome, Amanda. Okay, what's your... Uy, ito. May humula si Ana Briones, March 23, 2015. Close. That's Mao's girlfriend. What? You should know this. Oh, ito. Si Michelle Buenaventura, March 15, 2015. No, close. Okay, hindi. Okay. Ito si Ian Austria, March 11, 2011. Hindi. Okay, hula pa. Mas malapit na si Ana Briones. Go! Ito si June Dicatoria, March 25, 2015. Very close. Okay, mali. Okay. Tapos si ito si Roden Ver, June 27, 2014. No. Ba? O, teka lang. Basa muna tayo. Si Romulo Goku Palis na from Sydney. Amanda is such a beautiful name. Kaya my second daughter name is also. Si Romulo Goku from UP na sa Sydney, Australia. Thank you for watching, no? Mulong. Thank you. Ayan. So, sabi ni, si Coach Noto eh. Pwede ba yun? It's still wrong. Alalagod ka, Coach Mau, mali ka. O ito, si
O si James Gaddy, June 27, 2014. Mm. Okay, mali. O ito, March 24. Okay, ito si Jing Lobo. It hurts. March, no. March 14, 2016. No. March 29, 2015. Okay, marami na yun. Palitan natin yung question. Next question, Amanda. Mm. Okay. what is my favorite sport in the world? Oh, yan ha. Pag kayo naman hindi kayo nakinig ha. Favorite sport ni Amanda in the world. Yan. Napakadali. Napakadali. Oh, sagot na, sagot na. Favorite sport. Eh, ano, may lag ha, sa internet. Parang medyo Yon. Oh, yon. Ay, sorry. Hey. Umilis. Wait, sino una? Sorry. Sino una? Wait, can you help me? Which one? The date? No. Yung sport. Ito. Ayun. Man, si Maui. Gonzaga. Wow. Congratulations. Yes. I-claim mo yung prize mo. Okay, kay Amanda. O, next. Yun nga eh, hindi tinedenay ni Amanda. Hindi na siya kumakanta ng Michelle Branch. Ayan. Okay. Okay, may mga ano, ayan, si... O, sige, second question. O, handa na sa mga pag-type, no? Handa na sa pag-type. One more question? Yes, one more question. Kasi two yung pamimigay mo, di ba, na free session. No, we can do five. We can do 5 to 10. Wow! Yeah. Pasahin na natin yung mga sumagot ng iba. Yeah. Diba? O, si Maui Amador Gonzaga, tandaan nyo ha. Okay? Ipa-flash ko naman eh. O, sunod na sumagot, si James Paul Gaddy. Yeah. Si James Maneuver, soccer. So, tama siya, no? So, name mo yan kay Amanda, James. Si Ana Briones, football. Counted ba? Of course. Okay. Ano ba talaga? Soccer? Ano? Ayan, di ba? Okay, kasi Roden Ver, football. Ang apat, tapos si Dave Warren Evangelista, football. Okay, lima. Wow, congratulations, guys. What a treat. Imagine nyo, nakinig lang kayo, nawala yung stress nyo, nagkaroon pa kayo ng free session with Amanda Fernandez. Thank you so much, Amanda. Grabe sa oras sa'yo lumipas, no? Parang wala lang. Talaga pag masarap kausap mo. Yeah. Wala. I can't believe it. Yeah. Yeah. So Amanda, meron ka bang message sa yung mga followers, no? Before we go, anong gusto mo sa kanilang sabihin, lalo yung mga nakakaranas ng stress, yan, may medyo anxiety because of what's happening. Anong may papayo sa kanila? Oh, yes. Guys, you just have to be patient and definitely keep an open mind and keep your faith strong. For me, one of the ways that I manage to stay sane is by working out and just keeping active, whether it's walking around the village or walking around the block, doing anything that keeps me active helps. And another thing that I would encourage everyone to do is to have goals for yourself that you can accomplish daily so that at least you have that sense of fulfillment and productivity, even if it's like maybe holding a plank for 10 seconds today, tomorrow it's 15 seconds. Small achievements really help make the person feel better about themselves and more confident, and it helps keep a positive attitude. So everyone just hang tight, and thank you so much for watching. Thank you for supporting Oscar. He is truly super talented. Tama ka dyan, Jessica, no? Amanda, thank you so much. You know, you're very busy. Binabalik na yung negosyo nyo. Plus, yung workout mo, hindi biro, no? Pero kahit pagod ka, tinamahan mo kami dito ng isang oras. Of course, anytime. I hope in the future, we can do this with Ton, no? Para yes! Kantahan tayo. Oh, siya na lang. Huwag na ako. I mean, I'm really bad. Dali ko yung inspiration niya. Okay, so guys, so much for joining us. Napaka-fruitful ng gabing ito. Nakasama natin. Thank you. Si
si Miss Amanda Fernandez. So, bukas samahan niyo po kami ulit, no? At bukas sa mga kasama naman natin ay si Arnel. Oh my God! Hello everyone, this is Arnel Pinel of Journey, and I'd like to invite you to please watch me with Oscar Oida sa Oona on Friday 8 p.m. para po sa isang oras ng kwentuhan, kumustahan at rakrakan. See you!